magandang araw. Ako si student number 3 ng Pangkat Laura Sereta, Discussant. Unang yugto ng imperialismong kanluran. Nagsimula noong ika-15 siglo ang dakilang panahon na eksplorasyon o paghahanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga Europeo. Ang eksplorasyon ay nagbigay daan sa pagsakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Tatlo ang naging basihan ng kolonyalismong naganap. Unay ang paghahanap ng mga lugar, sunod ay pagpapalaganap ng mga Kristyanismo, at huli ay paghahangad ng katanyagan at karangalan. Ang ika-15 hanggang ika-17 siglo ay ang unang yugto ng imperialismong kanluranin. Hindi sana maisasakotoparan ang paglalakbay ng mga Europeo sa malawak na karagatan noong ika-15 siglo kung hindi dahil sa isang salik tulad ng pagiging mausisa na dulot ng Renaissance. Sa kanilang paglalakbay, maraming pagsubok ang kanilang kinahirap. Gayunpaman, ang nasabing eksplorasyon ay nagkaroon ng matinding epekto sa naging takbo ng kasaysayan ng daigdig. Mga motibo at salik sa eksplorasyon. Ang Asya ay isa ng kaakit-akit na lugar para sa mga Europeo. Pagamat ang kanilang kaalaman tungkol sa Asya ay limitado lamang at hango lamang sa mga tula ng mga manlalakbay tulad ni Marco Polo at iba pa. Ang Travels of Marco Polo ay naging mahalaga sapagkat ibinatid nito sa mga Europeo ang yaman at kaunlarang taglay ng China. Dalawang bansa sa Europe ang nagpasimula ng paglalayag at pagtuklas sa mga bagong lupain, ang Portugal at ang Spain. Nangunang Portugal sa mga bansang Europeo dahil kay Prinsipe Henry the Navigator na naging inspirasyon ng mga manlalayag sa kanyang panahon. Ang imperyo ito ang nagpasimula ng mga dakilang pagtuklas ng mga lupain sa panig ng mga Espansyon. Nagsimula ito noong 1469 nang magpakasal si Isabella kay Ferdinand ng Aragon. Sila ang sumuporta sa pagpapanatili ng kapangyarihan ng mga dugong bukaw sa Castile. Bansa sa Europeo na nagkaroon ng interes sa panggagalugad sa karangatan ng Atlantic upang makahanap ng mga spices at ginto. Noong Agosto 1488, natagpuan ni Bartolomeu Dias ang pinakatimog na bahagi ng Africa na naging kilala sa katawagang Cape of Good Hope. Ang paglalakbay ni Dias ay nagpakilala na maaaring makarating sa Silangang Asya sa pamamagitan ng pag-ikot sa Africa. Natagpuan naman ni Da Gama ang mga Hindu at Muslim na nakikipagkalakalan ng mahusay sa ng seda, porselana at panlasa ng pangunahing kailangan ng mga Portugues sa kanilang bansa. Paghahangad ng Espanya ng kayamanan mula sa Silangang. Ang pagpapakasal ni Haring Ferdinand at Reina Isabella noong 1469 ay naging daan upang ang Espanya ay maghangad din ng kayamanan mula sa Silangan. Ang paglalakbay ay pinamunuan ni Christopher Columbus, isang Italianong manlalayag. Naabot niya ang isla ng Bahamas sa kanyang paglalakbay, ngunit inakala niya ito bilang India kaya dahil sa kulay ng mga tao dito. Kaya tinawag niya ang mga tao dito bilang mga Indians. Marami siyang natagpo ang ginto dito na makakasapat sa pangangailangan ng Espanya, ngunit sa tingin niya ay hindi pa rin niya tunay na nararating ang mga kilalang sibilisasyon sa Asia. Tatlo pang ekspedisyon ang kanyang pinamunuan bago siya mamatay. Maghahati ng mundo. Dahil sa lumalalang paligsahan ng pagpapadala ng mga ekspedisyon ng Portugal at Spain, nilikha noong 1493 ang guhit na line of demarcation ng Papa, isang di nakikitang tuwid na linya mula sa gitna ng Atlantiko tungo sa Hilagang Pola hanggang sa Timugang Pola. Ipinaliwanag nito kung na lahat ang matatagpo ang kalupaan at katubigan sa kanlurang bahagi ng linya ay para sa Spain at sa silangang bahagi ng linya ay para naman sa Portugal. Hinimok niya ang mga Asyanong mga ngalakal na magkaroon ng direktang pakikipagkilanlan
sa kanila, ngunit di siya gaano nagtagumpay dito. Sa pamamagitan ng kasunduan ng Tordesillas noong 1494 ay nagkasundo sila na ang line of demarcation ay baguhin at ilayo pakanloran. Magandang umaga sa inyong lahat. Erica Daphne, student number 4, magtatalakay. Ang paglalakbay ni Ferdinand Magellan. Noong 1590, nagsimula ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Si Ferdinand Magellan ay isang Portugis na isinilang sa Zambrosa noong 1480. Ang kanyang ekspedisyon ay pinondohan ng Spain. At ang kanyang ekspedisyon ay nagsimula mula Kanluran papuntang Silangan. Natagpuan nila ang Silangang Baybay ng South Africa. Nilakbay nila ang makitid na daan ng tubig na ngayon ay tinatawag na the Strait of Magellan. Sa kanilang paglalakbay, hindi maiiwasan ang mga problemang darating. Nagkaroon sila ng pag-aalsa sa mga miyembro at nakaranas sila ng matinding gutom. Pero sa lahat ng ito, nalagpasan nila ang mga ito. Ang ekspedisyong ito ay nagpapatunay na kayang libutin ang buong mundo. Kahit na si Ferdinand Magellan ay napatay ni Lapu-Lapu sa Pilipinas, nabalik naman ang barkong Victoria sa Spain dahil sa tulong ni Juan Sebastian del Cano. Siya ang nagpatuloy mula Pilipinas papuntang Espanya. Ito ang kauna-unahang circumnavigation o pag-ikot ng mundo. Ang mga Dutch. Sa pagpasok ng 15th siglo, ang mga Dutch ay pinalitan ng mga Portuguese sa pangunahing bansang kolonyal sa Asia. Inago nila ang Molucas at natatag ng sistemang plantasyon na kung saan ang tunim lamang ay ang mga pananim na nabibili sa pamilihan. Ang naging epekto nito ay ang salitang paggawa. Si Henry Hudson ang nanguna sa pagkakaroon ng kolonya ng mga Dutch sa North America. Nagtatag din sila sa Africa sa pamagitan ng mga Boers, ang mga magsasakang naninirahan sa May Cape at Good Hope. At kumita nito noong 17th siglo. Iba ang mga ruta ng kalakalan sa pagtuklas ng mga lupain. Higit na dumagsa ang mga kalakal at spices na nagmula sa Asia. Ang iba't ibang produktong ito ang nagpalawak sa pagpapalaganap ng salaping ginto at pilak na galing sa mga bansang Mexico, Peru at Chile. Dito nagsimula ang mga bangko. Ang mga salapi ay nagbibigay daan sa pagtatag ng kapitalismo. Ang epekto ng unang ginto ay kolonisasyon. Ang eksplorasyon ang nagbigay daan sa malawakang pagkakatuklas ng mga lupa. Ang ikalawa, nakapuhon ng mga bagong pamamaraan at teknolohiya sa hierografiya at paglalayag ng mga eksplorasyon. Ikatlo, sumigla ang paglalaganap ng sibilisasyong kanluranin sa silangan dahil sa mga sibilisasyon. Ikaapat, nagdulot ng maraming suliranin ang kolonisasyon sa mga bansang sakop nito. At ikalima, nagkaroon ng pagbabago sa ecosystem sa daigdig kaya nagkakaroon ng pagpapalitan ng mga hayop. Tungkol sa mundo ay batay sa pangmaniniwala ng mga Kristiyano at pilosopiya ni Aristotle. Ika-16 at 17th siglo, naghudyat ang pagpasok ng rebolusyong siyentipiko. Dito nagsimula ang panahon ng pagsisiyasat sa pamagitan ng eksperimento, at ang dulot nito ay ang impluwensya ng simbahan ay humina. Si Nicolas Copernicus ay nagmula noong 1492. Nagsimula sa pangunahing paniniwala at tradisyon. Isa sa mga sikat niyang teorya ay ang
halocentric. Kepler ay isang Aleman na astronomer, natural scientist, at mahusay na mathematician. Bumuo siya ng formula ukol sa pag-ikot ng mundo. Tinawag niya ang mundo ng ellipse at ang bawat planeta ay may kanya-kanyang bilis at sukat. Noong 1609, nabuo ni Galileo ang kanyang imbensyon na enteleskopyo. At dito ang dahilan ng pagdidiskubre sa kalawakan. At dahil doon, nagkaroon ng imbestigasyon ng simbahan. Dito na pagtanto ng iba niyang nadiskubre ay hindi totoo. Matapos ang retraction, ay nagpatuloy pa din siya sa iba pa niyang siyentipikong pagtutuklas. Ang panahon ng Enlightenment. Isa sa bunga ng pamamaraang makaagham ang epekto ng rebolusyon sa iba't ibang aspekto ng buhay. Marami ang nagmukahi na gamitin ang pamamaraang ito upang mapaunlad ang buhay ng tao sa larangan ng pangkabuhayan, pampolitika, panrelihiyon at maging sa edukasyon. Tinawag itong panahon ng kaliwanagan o Enlightenment. Nagsimula ito sa batayang kaisipang iminungkahi ng mga pilosopo. Ang Enlightenment ay binubuo ng mga iskolar na nagtangkang iahon ng mga Europeo mula sa mahabang panahon ng kawalan ng katwiran at pamamayani ng pamahiin at bulag na paniniwala noong Middle Ages. Ang mga intelektual na ito ay nakilala bilang mga philosopher o pangkat ng mga intelektual na humikayat sa paggamit ng katwiran, kaalaman at edukasyon sa pagsugpo sa pamahiin at kamangmangan. Sinuri nila ang kapangyarihan ng relihiyon at tinuligsa ang kawalan ng katarungan sa lipunan. Ang makabagong ideyang pampolitika. Naging daan ang mga pagbabago sa siyensya upang mapag-isipan ng mga pilosopo at marurunong na kung ang mga sistematikong batas ay maaaring maging kasagutan sa paglikha ng sansinukob at kapaligiran, maaari ding maging gabay ang mga ito sa mga ugnayang politikal, pangkabuhayan at panlipunan. Inaakala nilang maipapaliwanag ang mga bagay-bagay sa tulong ng analitikong pangangatwiran. Tunay na malaki ang impluwensya ng siyentipikong pag-iisip sa teorya pampolitika. Ang pagpapaliwanag ni Hobbes tungkol sa pamahalaan. Ginamit ni Thomas Hobbes ang ideya ng natural law upang isulong ang paniniwala na ang absolutong monarkiya ang pinakamahusay na uri ng pamahalaan. Pinaniniwalaan niya na ang pagkakaroon ng kaguluhan ay likas sa tao, kaya dahil dito ay kailangan ng isang absolutong pinuno upang supilin ang ganitong mga pangyayari. Sa kanyang pagpapalimbag ng isinulat niyang aklat na Leviathan noong 1651, ay inilarawan niya ang isang lipunan na walang pinuno at ang posibleng maging direksyon nito tungo sa magulong lipunan. Pinigyan niya ng pagdidiin na ang tao ay kinakailangang pumasok sa isang kasunduan sa pamahalaan na kailangang iwanan niya ang lahat ng kanyang kalayaan at maging masunurin sa puno ng pamahalaan. Dahil sa kasunduang ito, pangangalagaan at poprotektahan ng pinuno ang kanyang nasasakupan. Di nabibigyan pa ng karapatang magrebelde ang mga tao, kahit pa hindi makatwiran ang pamamalakad. Pagpapahayag ng bagong pananaw ni Locke. Isa pa sa kinilalang pilosopo sa England ay si John Locke, na may paniniwala kagaya ng kay Hobbes na kinakailangang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng kanilang pinuno. Ngunit, naiiba siya sa paniniwala na ang tao, sa kanyang natural na kalikasan, ay may karapatang mangatwiran, may mataas na moral, at mayroong mga natural na karapatan ukol sa buhay, kalayaan at pag-aari.
Sinasabi niya na ang tao ay maaaring sumira sa kanyang kasunduan sa pinuno kung ang pamahalaan ay di na kayang pangalagaan at ibigay ang kanyang mga natural na karapatan. Pinigyang diin din niya na kung ang tao ay gumagamit ng pangangatwiran, sila ay makararating sa pagbubuo ng isang pamahalaang may mabisang pakikipag-ugnayan na makatutulong sa kanila ng pinuno. Ang kanyang mga ideya ay isinulat noong 1689 sa pamamagitan ng lathalaing Two Treatises of Government. Ito ay naging popular at naka-impluensya sa kabuuan ng Europe at maging sa kolonya ng England, ang kolonyang Amerikano. Ang ideya niya ang naging basehan ng mga Amerikano na lumaya sa pamumuno ng Great Britain. Ang Deklarasyon ng Kalayaan na isinulat ni Thomas Jefferson ay naging mahalagang sulatin sa paglaya ng Amerika sa mga Ingles. Ito ay halaw sa mga ideya ni Locke ukol sa kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng pamahalaan. Isa pa sa kinilalang pilosopo sa larangan ng politika ay ang Pranses na si Baron de Montesquieu, na naniniwala sa ideya ng paghahati ng kapangyarihan sa isang pamahalaan. Hinati niya sa tatlong sangay ang pamahalaan. Ang lehislatura, na ang pangunahing gawain ay ang pagbubuo ng mga batas, ang ehekutibo, na nagpapatupad ng batas, at ang hukuman na tumatayong tagahatol. Si Voltaire o François-Marie Arouet, sa tunay na buhay at isa ring Pranses, ay sumulat ng ilang mga lathalain laban sa simbahan at korteng royal ng France. Ito ang naging dahilan ng kanyang dalawang beses na pagkakabilanggo at nang lumaon, siya pinatapon sa England. Pinagpatuloy niya ang pagsusulat sa England at binigyan niya ng pagpapahalaga ang pilosopiya ni Francis Bacon at siyensya ni Isaac Newton. Ang Rebolusyong Industrial. Taong 1700 at 1800 nang nagkaroon ng malaking pagbabago sa aspektong agrikultura at industriya sa mga bansa sa Europe at sa United States. Ang transformasyon na ito ay nakilala sa katawagang Rebolusyong Industrial dahil pinalitan nito ang gawaing manual sa mga kabukiran ng mga bagong imbentong makinarya. Nagbigay ito ng malaking produksyon sa mga bansa, karagdagang kita at pamilihan ng kanilang mga yaring produkto. Maraming mga naninirahan sa mga kabukiran ang lumipat ng tirahan sa mga syudad at namasukan sa mga industriya upang kumita ng malaki. Pangkat 5, Laura Siret.